Ito po, Idol, binaha po tayo ng netizens, libu-libong netizens at sandamakmak po ang nagtag sa Raffy Tulfo in action. Dahil nga po dito sa viral video, Idol, maraming netizen po ang naiyak. Ika nga, netizen power po ito, Idol, kung saan meron pong naglalako si tatay po ng basahan para may pambili po siya ng gamot. Panoorin po natin yung video. Nandito po sa iyo sa Pasig, malapit sa palengke. Nakita ko po si tatay na may kapansanan siya, hirap siya makaalakad. Tapos po, nagtitinda po siya ng basahan sa halagang 20 pesos. Para po sa gamot niya yung kinikita niya. May karamdaman siya, parang hirap niya makaalakad po. Maraming salamat. Lumilito na parang stroke victim ata yes, siya, po, no? Yes, stroke victim po, Idol. Okay, and 60 years old po siya ay si Armado Marcelo. Saan siya nagtitinda? Doon po sa video, Idol, Pasig po yun. Pero siya po ay taga-Taytay. Matapos po kami makatanggap ng napakaraming tag mula po sa inyo mga netizen, agad-agad na pinatakbo po namin ang isa naming reporter, si Yeda, para hanapin si tatay at siya'y matulungan. Ang uploader nga pala niyan ay si Abdinsa Haji Muhammad. Palakpakan natin si Mr. Muhammad. Okay. Yeah. Si Mr. Muhammad ay isa rin vendor tulad ni tatay. Si Yeda po ay nasa site na at kasama na niya si Tatay Armado. Yeda! Idol, magandang araw po sa atin. Okay. Anong pangalan ni tatay? Armando po, Idol. Tatay Armando. Armando. Yes po. Alika rito. Sino nag-type dyan? Sandali rito. Sandali lang. No. Standby ka lang dyan. Okay. Sige, sayo. Okay. Good. Sabi ko, Armando, in-insist nyo eh. Sabi, hindi. Armado. Sabi ko, Armando, Armado. Sige, yan. Sumayaw ka ng di oras. Okay. No. Yes po, Idol. Alright, nasa site ka. Ah, nasa bahay ka mismo ni Tatay Armando. Yes po, Idol. Katabi ko po actually si tatay po ngayon. Pwede ba makausap si tatay? Yes po, Idol. Ito po. Ayun. Tay, magandang hapon. Magandang hapon, Idol. Tay, napakarami po mga netizen ang nagmamahal po sa inyo. Libo-libo po ang nagtag sa amin para hanapin katulungan. Ayan po, yung report namin si Eda na kasama nyo. Agad-agad po, hinalughog po yung lugar na kung saan kayo huling nakita. At salamat naman po at nakita kayo. Na-stroke po kayo, Tay. Oh, anak. Na-stroke ako, Idol. Noong 2017 pa, anak. Na-operahan pa yung bituka ko, anak. Nilagyan to ng NASH, yung dambat, anak. Opo. Ayan, opera pa ako dito sa dyan, anak. Sino kasama niyo po sa bahay niyo dyan, Tay? Mga pamangkin ko, mag-asawa. Wala ako kayong anak? Wala, anak. Hindi ako nagkaroon ng anak. Ah, binata okay, pero may asawa po kayo? Wala, hindi kayo wala, mag-asawa? Wala, anak. Sino po tinitinan niyo po ngayon dyan, Tay? Pamangkin ko, anak. Nangungupahan sila dito. Ayun, pamangkin nyo. Nananay yung asawa niya. Okay. Pamangkin ko sa construction. Kaso wala siyang gawa ngayon, anak. Nag-inisan mo na wala. Okay. Sandali lamang po tayo. Kakausapin ko lang po itong uploader para magpasalamat na rin po muna kami. Ano? Siya ay po yung dahilan kung bakit po nakarating sa amin ang inyo pong sitwasyon, kung bakit po namin kayo kinakausap ngayon. Isa rin siyang vendor, si Mr. Abdinsa Haji Muhammad. Sir Abdinsa, assalamualaikum po, sir. Yes po, waalaikum salam po, Sir Raffy po. Okay, vendor din daw po kayo, sir. Vendor din po ako ng Pasig Palengke. Okay. Ang nangyari po diyan, si tatay, sir, kasi almost a day po, dumadaan po siya sa amin dito, umikot siya para magtinda ng basahan. Okay. Tapos, pag nakikita ko po siya, parang naaawa ko sa kanya dahil sa sitwasyon niya, hirap niya makalakad. Tapos, nagtitinda pa siya kahit na nahihirapan siya. Mm-hmm. Tapos yun, kinunan ko po, sinabi ko, tay, pwede ba kitang kunin ng video para lang i-upload ko? Baka sakali may maawa sa'yo na tumulong man lang. Kaya yun ang ginawa ko, na-upload ko po siya. And then yun po, na-upload ko siya, then yun. Hindi ko na inaasahan na pumandong sa ganito, naging trending na po sa social media po. Opo. At matagal nyo na po siya nakikita dyan? Matagal po siya nakikita. Matagal po, almost a day po, umiikot po siya sa palengke. Anong oras nyo po siya usually namamataan? From what time to what time?
minsan dumadaan siya last days, tapos umuwi siya hapon, 1 o'clock, minsan 3 o'clock, naglalakad po siya. Okay, at nakakabenta naman po siya, base po sa inyong obserbasyon, meron po, ng buwibili. Meron po nang awa sa kanya, minsan pa nga may yung bumibigay sa kanya, tapos hindi kinukuha yung basahan, binibigay na lang po yung pera. Donation. Sinawa din po, parang donation na din po yun eh. Yun. Sir Abdinsa, napakabuti niyo po talaga ang aming pong taus-pusong pasasalamat at pagsasaludo po sa inyo po. Nang dahil po sa inyo nakarating sa aming sitwasyon ni tatay. Sobra-sobrang thank you po Sir Muhammad. Mabuhay po kayo Sir. Thank you po Sir. Yes po, thank you po Rapi Sir. Thank you po Sir. Tatay Armando. Idol. Okay. Saan kayo nakatira ngayon, Tay? Saan lugar yan? Saan siyudad? Dito anak sa may sa Pangodi, Taytay Rizal, Barangay San Juan anak. Tay, kasi nakita ko yung video at yung maging mga netizen, awang-awa. Ako naman, syempre, okay lang sa akin, nagtitinda ka. Nakakatuwa yan. Kasi may mga tao na walang kapansanan, batugan si tatay, pinipilit niya mabuhay ng marangal sa pamagitan ng pagtinda. However, mukhang hindi na mabagay po sa inyo, tay, na magtinda at gagala-gala sa kalye sa inyo pong sitwasyon. Na gusto ko kayong matulungan, tay. Gusto ko po yung magagaling sa inyo na maging komportable kayo. Ano ba yung kabuhayan na pwede kong maibigay sa inyo na kaya nyong gampanan na hindi na ho kayo ma-expose sa kalye, maulanan, mainitan at baka mahawaan pa kayo ng COVID lalo po sa inyong sitwasyon? Tay. Na anak, minsan kasi lahat ng kailangan ko talaga anak. Kaya nagtitinda ako para mabili ko yung gamot ko, yung mga kailangan ko, pagkain. Maintenance po tayo, nagme-maintenance po kayo. Meron anak yung sa losartan at saka yung sa prostate ko anak. Mm-hmm. Okay. Hindi ko lang maano anak itong sa tenga ko kasi nabutas, nagkaroon ng problema to nung ako na stroke anak, nabutas. Oh. Kaya sa gulo dito ako nahihilo ako kasi kaya may ininom ako sa vertigo anak. Sa vertigo? Hindi pa ako kinakapag-check up sa doktor para ipasuri po yung problema niyo sa tenga, tay. Napasuri ko na anak, may butas talaga, connection sa mata, kaya ako nahihilo. Kaso, ang laki ng gastos anak, kaya dinadaan ko na lang sa gamot, sa hilo, ganun. Okay, may sinabi ba ang doktor na operahan niya para makorek yung problema or gamot na lang hanggang sa gumaling? Yun daw yung panlagay dito, yung eardrops? Opo, yun daw idol ang kailangan para hindi mahanginan ang loob kasi butas. Okay, so ibig sabihin, hindi na kailangan pa operahan niya, basta tuloy-tuloy lang yung paglagay ng gamot na nirekomenda niya, yung eardrops, kung ano pa man yun, na inumin, gagaling ka na raw? Hindi po, yung nilalagay dito para makarinig. Ah, hearing aid? Yun yung idol. Okay, so kailangan nyo po ng hearing aid? Oo, yung idol ang kailangan. Okay, no problem. So hearing aid. Pero ang gusto ko sana, tay, sabi nyo kasi may butas yung tenga nyo, pagamot natin. Maraming salamat, idol, kung ako'y matutulungan nyo para maayan ako yung tenga ko. Salamat talaga. Napakaraming salamat talaga. Okay, dadaling ko po kayo sa isang ENT, ear... nose throat. Dati kasi ENT, ngayon ENT na lang. Ear, nose, throat specialist. Okay? Para suriin po kayo kung ano talagang dapat gawin sa inyo para gumaling na yung tenga nyo, gawin po natin. Okay? Tama, tay? Tapos pakonsulta ko rin po yung kayo sa isang cardiologist. Napakabait mo, idol. Talaga. Opo. Salamat, idol. Para sa inyong puso. Kasi nga po, na-stroke kayo. Ayaw natin maulit pa yan. At siguro, tay, pwede yung sa isang PT, physical therapies, na para mabalik sa normal yung paglalakad nyo. Maagapan pa po yan, tay. Pag ako nate-therapy, idol, mula nung ako na-stroke. Ah! Kasi 500 hinihingi sa akin. Per session? Oh, idol. So, gawin natin, usually in MWF, 3 to 4 session per week hanggang sa gumaling kayo. Gagaling pa kayo niyan, tay. Promise, gagaling pa kayo. Napakaganda ng papasko ko sa iyo. Napakabait mo talaga. Lagi kitang pinanonood. Sabi ko, sana minsan magkita tayo. And nakita na nga tayo. Talaga napakabait ng Diyos talaga. Napakabait mo, idol. Lagi kitang nakikita na nung birthday mo, gusto kong pumunta. Kaso, hindi ko magawa dahil sa aking karamdaman. Na habang pinanonood kita, masaya ako dahil tutulungan ako. Yung sinasabi niya nung birth, naiyak na si Sherry. Okay. Oo nga, nakaka-touch yung sinabi ni tatay. Kasi nga po, nung birthday ko last year, dito po, maraming pila, napakahaba. At
ang ginawa ko po sa halip na i-celebrate ko bonggang handaan tulad ng ginagawa ko many years ago. Nagpapakain ako sa mga kaibigan barkada sa isang hotel. Nagpakain po ako dito sa mga complainant na umabot po ng mahigit 2,000 ata yon. Tapos namigay pa po ako ng mga goods, mga groceries, bukod pa doon sa kulang ang tissue niyan. Okay. At least umiiyak ka dahil naawa ka. Okay. Bukod pa po doon sa groceries binigay namin, pinakain po namin sila. Yun yung sinasabi ni tatay na hindi siya nakapunta. Siguro gawa ng kanyang sitwasyon. Yeda? Yes po, Idol. Naputol po. Mahina po ang signal, Idol. Okay, mahina ang signal. Kausapin ko ulit si tatay. Idol. Okay, ano pong kabuhayan ang gusto niyo po? Idol, gusto ko wag na akong magbuhat ng mga basahan. Okay. Idol, ano na lang, kahit sa tindahan na lang maliit dito sa harapan ko para hindi na ako pupunta ng Pasig. Yes. Yes, oh, of course. Saka, Idol, yung sapatos ko butas na, lalo pinapasok ng tubig at saka ng bato. Masakit sa pa ako na. Baka pwede mo akong, Idol, bigyan ng isang sapatos na kahit yung mumura lang, tigiwan, kahit 200 yan, papasko mo na rin sa akin. Tay, hindi ko kayo bibigyan ng mumura yung sapatos, tapos bukas masisira din. Hindi ko gagawin po yan, Tay. Siyempre, bigay ko sa'yo maganda-gandang sapatos. Oh. Idol. Diba? Anong size po ng panyo, Tay? Ano, 8, Idol. Masayang-masaya lang ako, Idol. Sayang, kung magka-size sana tayo, bigyan kita naman sapatos ko. Hindi nga, kung magka-size lang tayo, Tay. Napakabait mo talaga, Idol. Talaga. Kasi ako, Tay, 10 and a half eh. 10 and a half. 8 sa akin, Idol. Nako, sayang. Bigyan naman kita, Tay. Bigyan kita ng maraming sapatos. Wag naman, anak, isa lang. Hindi, Tay, bilang kita ng mga sapatos. Ipagsashopping ka namin, Tay, sasamahan ka ni Eda para ikaw po mamimili ng shoes mo, Tay. Oh, Idol, napakabait mo talaga. Ikaw talaga yung binigay ng Diyos sa akin kasi matagal na akong nagdadasal. Sabi ko, sana saan makaharap ko si Idol kasi nakikita ko sa TV talagang tumutulong ka sa mga mahihirap, yung mga taong wala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa dahil sa iyo. Napakabait mo, Idol. Opo, Tay. Tay, meron akong dalawang choices para sa iyo. Una, yung sinasabi niyo po, sari-sari, lagyan natin ng bigasan. As in, maraming bigasan talaga. Hindi na ako magugutom, Idol. Hindi po talaga, promise, hindi na po. Yung isa pa, Tay, yung bang fishball, pero syempre stationary doon sa harap ninyo, maglagay tayo ng mga kikyam, barbecue. Ano pong gusto nyo doon? Wag na yung ano, Idol, yun na lang, sari-sari na lang, tindahan na lang, wag nang ganun. Sige, meron to tayo pagpupwestuhan dyan. Yeda, meron. Pwede ba natin makita yung espasyo na paglalagyan ng sari-sari store ni tatay? Yes po, Idol, ito po. Teka lang po, mag-vlog po natin. Kasi kung hindi, magpapakonstruct tayo. Ginagawa na namin tumatagal ng mga kapatid na kapag wala, magkukonstruct tayo. Saan pwede magpwesto dyan, Yeda? Opo, dito po mismo, Idol. Pakialalayan, Yeda, si tatay. Pakialalayan si tatay. Okay. Sige po, sige po. Okay. Saan tayo pupwesto dyan, Tay? Tay, tara, sagit lang po. Alalayan ko lang po. Tapos tingnan mo rin, Yeda, kung hindi magkasya dyan sa nakapwesto ng lugar na sinasabi niya, pagawa na lang natin magpa-construct tayo, Yeda. Ako. Sige, yes po, pwede, pwede makita sa inyo sinasabi ni tatay na pwesto. Baka naman sobrang liit. Dapat medyo malaki-laki naman. At dapat may bubong. Pakita natin kay Idol. Dito sa harapan. Ay, magko-construct na lang tayo, Yeda. Yes po, Idol. Yung paglalagyan ni tatay, hindi ba makaharang sa mga kapitbahay? Hindi po, Idol. Hindi naman po. Malawak po actually po, Idol, yung daanan po dito. Kaya maluwag po yung pwesto. Okay. Ganito ang gagawin natin. Magpapaalam tayo kay Barangay Chairman. Mm-mm. And then magpapaalam tayo sa City Hall kasi gagawa tayo ng construction. Gusto ko legal lahat para walang aberya. Okay? Tay! Anak! Magpapakonstruct po ako. Huwag na, anak, ganun. Tay, hindi po. Ganun po talaga yon. Para hindi naman po yung mga paninda nyo, hindi po kakain ng espasyo sa bahay po ng inyo pong pamangkin. Ayoko naman din po, medyo maabala po yung pamangkin nyo. So yun po, i-construct natin. Kaya nga po sabi ko, hingi tayo ng permiso, building permit, galing po sa City Hall at sa barangay. Kami na hong bahala. Ginagawa lang namin to matagal na. Salamat, anak. Masalamat, Idol. Okay. So maraming groceries. At Tay, kayo po ang pipili.
kung ano yung mga ititinda nyo. Salamat anak, may papasko na ako sa'yo, idol. Of course, tatay. Basta po kayo. Napakabait mong anak. Napakabait mo talaga. Oh, walang anuman po. At, tay, yung sinasabi mong sapatos, ikaw mamimili kung anong gusto mong sapatos. Salamat anak. Opo, mga damit. May papasko na ako sa'yo sapatos. Butas na yung sapatos ko, anak. O, oh, pwede makita salamat. Sapatos si tatay? Tingnan natin sapatos si tatay. Ito, anak. Adara po. Ito, anak ko. Inagpian ko lang butas na oo. Ay, oo nga pala. O, nako, buti hindi ka napapako. Hala ka. Minsan, basa nga pa ako minsan na idol. O, butas hanggang na idol. Butas o. Oh. Masaya si tatay. Nako. Eh, nako tay, delikado. At tapos nilalagyan ng tinatapalan lang niya ng ano? Ng pom? Ang daming tapal idol oh. Nako tay. Kawawa naman ang sapatos ko. Hindi po, huwag yung kawaan sapatos, kawawa yung paa nyo. Misa nga, idol, may tinik sa loob, masakit. No, yan ang sinasabi ko. Tay, bibilihan ko kayo ng napakarami sapatos at matibay. Oh. Idol, salamat. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mong tao talaga. Gumat, balat. Okay. Ganito pang gagawin natin. Yeda. Yes po, idol. Makinig ka na mabuti. Ipapacheck up natin si tatay sa ENT at yes, pangalawa sa cardiologist at lahat ng mga gamot. Bilhin mo. And then pagkatapos, bilhin mo si tatay ng mga sapatos. At mga damit okay na rin. Ay, oh, salamat. May papasko na ako talaga sa'yo. Napaka- opo, sir. Dami opo, ng, tay. Ang dami na binigay mo sa akin, idol. Wala nga naman po, tay. Ginagawa po namin itong palagi. Lalo na katulad nyo. Ikaw, idol, hindi ko alam na makakarating dito talaga. Binigay ka talaga ng Panginoon dito na pumunta sa akin. Opo, tay. Napakabait mong tao, napakabait mong bata. Marami ka pang matutulungan mga kababayan nating mahihirap na hanggang ngayon nangangarap na makaharap ka. Isa na ako sa nakaharap kita, idol. Salamat din po, tay. Salamat po sa tiwala. Pagpalain ka ng Panginoon, anak. Sana lumawig pa ang iyong programa at saka humaba pa buhay mo, mga pamilya mo, yun na lang ang maibibigay kong papasok kayo, anak. Malayo kayo sa anumang kapahamakan, disgrasya at karamdaman. Salamat po. Lalo-lalo na ikaw, dahil ikaw ang pag-asa ng bayan. Salamat po, sir. Salamat po. Napakabait mo. Isa sa uploader at saka sa mga netizen na nagsitag sa amin, baka pwede yung pasalamatan niyo po sila. Sa mga netizens na mga nag-upload, hindi ko alam anak talaga, mababait kayo na nagmamahal din pala sa akin. Maraming salamat. Nakarating na ako kay Sir Tulpo, napakabait mo talaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Kayo yung mga taong may mga gininto ang puso na nagmamahal sa akin, lalong-lalo na si Idol. Maraming natutulungan mga kababayan natin na nawawala ng pag-asa. Pero nagkakaroon dahil kay Idol Rafi. Masayang-masaya ako, Idol Rafi talaga. Kami hindi rin ko mapaliwanag, po. Hindi ko may paliwanag ang kalooban ko ngayon kung ano yung nararamdaman ko. Napakasaya ko. Thank you rin po. Maraming salamat sa'yo, Idol. Sana marahan pang Rafi Tulpo na kagaya mo na maging kagaya mo rin. Opo, tay. Salamat sa'yo. Walang nakatutok kami lahat sa'yo. Lahat sa'yo nakatutok. Salamat po, tay. Ito, Merry Christmas, yan. Tay. Merry Christmas po. Okay. Merry Christmas din tayo, anak. Sana magkita tayo. Opo, pag wala na pong COVID, tay, promise. Pag wala ng COVID, pupuntahan po kita dyan. Papasyalan po kita. Pag natapos na po itong pandemic. Papasyal si Idol. Pupunta po ako dyan sa lugar nyo, tay. Pag wala na itong pandemic. Okay, tay. Salamat, anak. O, ingat ka rin, anak. At, tay, pag nagkaroon na po ng bakuna, tay, unang-una ka sa listahan, ako pong bibili ng bakuna salamat, para sa'yo. Okay? Napakabuti mong anak. Apa, salamat tayo. Marami. Talaga salamat mga tulpo, ang babait niyan sa pulpare ni akin mga sinubaybayan na nung araw pa. Thank kaya, you po, tay. Hindi talaga ang babait ninyong mga tulpo. Magsapul sa magulang mo hanggang sa mga anak ang bubuti ng tao. Sige, tay. Salamat, tay. Ha? Yeda? Salamat. Apa. Salamat, anak. Maraming salamat sa'yo. Opo, tay. God bless sa inyong lahat, pati sa mga staff mo, sa mga nagmamahal din sa iyo. Maraming salamat, anak. Thank you po, tay. Thank you so much. Yeda, bahala ka na. Gusto ko bukas, umpisan mo na lahat yung mga billing ko sa iyo, okay? Yes, po, idol. Sige at po. At bigyan mo agad kami ng feedback, ha? Okay. Okay po, idol. Sige, thank you, Yeda. Papasalamat tayo kay Mr. Muhammad. Of course, doon sa mga libu-libong netizen na nagmamahal kay tatay. Ang dami nagmamahal kay tatay. Sila po yung mga nagsitag sa atin dahilan para makarating sa atin itong kanyang kalagayan. So, na-stroke siya. Yung kanyang paglalakad na yan, makukorek pa yan. Although hindi naman siguro mababalik sa dati na diretso na siya maglakad.
pero mababawasan yung pag-iikang niya sa pamagitan ng PT. Yung sinasabi nga niya, 500 pesos per session. Eh, kung gagawin natin yan 3 to 4 times a week, in less than 3 months, gagaling na siya. Okay. And then, bilhin natin mga gamot, maintenance, para tuloy-tuloy yung puso niya, malakas ang tibok at healthy. Okay. Ayan, mga netizen, salamat po sa pagtatag nyo sa amin at nakarating sa amin yung pong sitwasyon ni Tatay Armando Marcelo. Okay. Mga kapatid, wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Raffy at meron na po itong 17.4 million subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin nyo po yung bell button, select nyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel at hindi nyo po nami-miss yung mga latest videos ng Raffy Tulfo in Action YouTube channel.